Kamusta kayo mga tol? Salamat sa pagbisita. Kamusta kayo? Ngayon, meron tayong pag-uusapan na sigurado akong makakatulong sa inyo. Matagal ka na bang nurse dyan sa Pilipinas? At sa tagal mo dyan sa Pilipinas, naisip mo na bang mag-apply abroad? Isa ba ang Germany sa mga bansang pinagpipilian mo para mag-apply? At nagdadalawang isip ka ako itutuloy mo ang apply na to? Kung oo ang sagot mo sa mga tanong na ito, subukan mong panoorin ito, tol, baka sakaling makatulong. Pag-uusapan natin ang mga pinagdaanan ko sa pag-a-apply ko dito sa Germany. Masasabi kong continuation siya ng video yung ginawa ko, yung How to Become a Nurse in Germany from Philippines. Kung di nyo pa napapanood yung video na yun, talagay ko yung link sa baba. Gusto ko lang i-share ang mga experiences ko. Alam mo yun, tol, para baka sakaling makatulong. Huwag kayong alis at pag-uusapan natin yan. Let's go! Ako nga pala si Eric Medina. Isa akong Filipino nurse na nagtatrabaho dito sa Germany. Gumagawa ako ng mga video tips para sa mga Pilipino nurses dyan sa Pilipinas na nagbabalak magtrabaho o mag-apply dito sa Germany. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang click yung subscribe button pati na rin yung notification bell button para updated ka to. Nagtrabaho ako sa Pilipinas bilang nurse simula 2009 to 2017. Hindi biro talaga ang trabaho ng nurse sa Pilipinas. At real talk, ang baba talaga ng sweldo sa Pilipinas. Hindi talaga sapat ang sweldo ng nurse sa Pilipinas. Napakababa ng sweldo. Nagre-range lang siya. Siguro sa yung, tulad sa amin, 3,500 to 4,000 yung quincenas. Hindi talaga sapat. Hindi kaya yung o hindi kasya yung walang oras ng trabaho sa isang shift. Kung minsan nag-extend ang nurse, kung minsan wala pang bayad. At sa loob ng walang oras na yon, kung minsan wala pang kain at wala pang toilet break. Kasi kailangan unahin ang pangangailangan ng mga pasyente. May instances na ginagawa na din namin yung hindi namin trabaho. Tulad ng halimbawa yung mga money matters na dapat sa ibang department. Karamihan din dyan sa Pilipinas, sinabi mong nurse, ang tingin ay assistant lang ng doctor. Sa pagkakaalam ko, kami ay mga professionals. Bago kami naging registradong nurse, ay napakadami namin pinagdaanan. At marami pa mga bagay na sabihin natin mahirap ang trabaho talaga ng nurse dyan sa Pilipinas. Kaya ako tulad ko, nag-try ako mag-apply abroad. Madami na din akong mga agencies na napuntahan para mag-apply abroad. At nag-apply din ako through internet o online. May time nga sa sobrang desperado ko makapag-abroad. Nagpunta ako ng Manila sa iba't ibang agencies at nagtanong ng personal kung meron silang slot para sa isang nurse na tulad ko. Ilang agencies na rin yung napasahan ko ng credentials ko. Isa pa, nakapunta din ako ng POEA dyan sa Ortigas para magtanong din kung may slot. Naalala ko, nagpunta rin kami ng Baguio dahil meron nalaman na may agency sa Baguio na nag-hire ng nurse sa pagkakatanda ko sa Finland o kaya sa Switzerland. So nagpunta pa kami doon para mag-apply. Matinding kami ng orientations doon pero wala din nangyari. Sadyang may plano talaga si Lord kung saan kanya dadalhin. Malaki yung pasasalamat ko sa kanya na nandito na ako sa Germany. So ikaw, tol, kung nawawalan ka na ng pag-asa at walang tumatawag sa'yo, hintay ka lang, tol. Dadating yan. Ako nga nakapag-intay ako ng 8 taon, ikaw pa. Kaya mo yan, tol. Darating din yung time. Nung early 2017, baka sakali uli ako. Naganap uli ako ng trabaho. Pero at this time, through online na lang. Nakita ko na may opening na
ako na may opening sa Germany. Kaya sinubukan ko mag-apply online. Siguro mga February 2017, tinawagan ako ng isang agency para sa isang orientation. Sa panahong ito, nang dadalawang isip talaga ako kung tutuloy ba ako sa application na to. Nung time na din yun, pumunta kami ng girlfriend ko noon para sa orientation na to. By last week ng February 2017, nag-start na yung German class. Kasi nga, tulad doon sinabi ko sa video na ginawa ko noon, requirement ang German language para makapag-apply. So at least B2 level. Yung unang level namin, yung unang first 6 weeks ata yun, 4 hours lang yung lectures. So from 4 PM to 8 PM Monday to Fridays. Kung time na din to, nagtatrabaho pa ako sa isang hospital dyan sa Calamba. At hindi pa rin ako makapag-decide kung magre-resign na ba ako. Nung first day ng German class namin, at nung araw ding ito, mayroon akong pasok para mag-duty sa hospital ng 10 PM to 6 AM. Sinubukan namin na pumunta ng Makati para umaten ng first day of German class na ito. Akala ko nung una kakayanin ko pagkatapos ng lecture ng 8 PM diretso ng Calamba, ng sa hospital dyan sa Calamba para magtrabaho ng 10 PM. Akala ko kakayanin ko. Pero ayun, hindi ko kinaya. Although, nagawa ko naman yung trabaho ko ng maayos ng panahon na yun. Pero, nakakapagod at ang hirap. Naisip ko kung gagawin ko to araw-araw. Parang papatayin ko yung sarili ko. Dahil sa sobrang pagod sa biyahe, sa trabaho, wala din ako matutunan sa German class. Kaya nung pumasok ako ng 10 to 6 noon, nabukasan, duty ulit ako ng 10 to 6, pero hindi na ako pumasok, umabsent na ako. At yun, nakakapag-desisyon na akong, sige, magre-resign ako. I-give up ko yung trabaho ko at susubukan kong sumugal. At anong mga panahon din to, parang malakas yung feeling ko na mukhang para sa akin talaga to. Kaya, grab ko na yung opportunity. Kaya yun, nag-file ako ng resignation. Bago ko makapag-decide, marami din akong naisip na kapag nag-resign ako at ituloy itong German class, tulad ng saan ako kukuha ng panggastos para dun sa pang-araw-araw na fee. Halimbawa, yung pagbebiyahe, pagkain. Dahil sa totoo lang, kung magre-resign ako, hindi ako masusuportahan ng buo ng pamilya ko. Kaya naisipan kong ng mga panahon na to, meron akong service yung motor ko. Kaya napag-isipan kong ibenta siya para yung makukuha kong pera, yun yung magiging parang pinakapuhunan ko na panggastos sa pang-araw-araw na biyahe at pagkain from Calamba to Makati. Although may naipon naman ako ng mga panahon ito, pero hindi talaga siya kakasya, kaya binenta ko yung motor ko. Binenta ko yung mga pinagdaanan namin mula Calamba to Makati sa loob ng 7 hanggang 8 buwan. Ang dami naming na-experience, lalo na sa pagbibiyahe namin araw-araw. Ang klase namin 8 AM to 5 PM. Araw-araw gumigising kami ng alas 4 ng umaga para mag-prepare ng pagkain, ng mag-prepare pagpasok. Tapos mga 6 AM magkikita kami ng girlfriend ko kasi sabay kaming nag-apply nito. Bago makarating ng Makati ay napakadaming mantawag dito experiences o aberya na nangyayari. Andyan yung siksikan sa bus, nakatayo sa bus habang nakabiyahe mula Calamba hanggang Makati. Bihira kang makaupo sa dami ng tao, ang haba pa ng biyahe dahil sa traffic. Parang ng mga panahon na yun, nagsimula siya alabang ang traffic hanggang diretso na yan ng Makati. May instances din na na-experience kami ng baha. So para makapasok lang sa German class, dinadaanan namin yung dumadaan kami sa baha. So may mga time din na nasubukan namin sumakay ng PNR o yung Philippine National Railroad
Diba yung sabihin nun? Simula ang biyahe nun sa Kalamba, meron siyang one way na umaga ang biyahe from Kalamba to Makati. Nung unang sakay namin, syempre unang stasyon, ang luwag ng tren. Ang next stop niya is Kabuyaw lang sa Mamati. Grabe na siya kami. Imagine niyo yung parang may mga zombies na nagtatakbuhan. Ilan seconds lang, pagtigil dun sa stasyon na yun, siksika na, as in, hindi na mahulugan ng karayong. Ganong ka-stressful sa PNR. Na-experience din namin na umuwi from Makati to Kalamba ng train. Ah, grabe, siksika. Iba't ibang amoy ang maamoy mo dun. Siyempre, iba, mga galing trabaho, mga pawisan. After namin makauwi from Makati, tapos ang klase namin 5 p.m, kalimitan nakakauwi kami ng mga 8 p.m. to 8:30 ng Kalamba. Pinakamaaga na mga 7 p.m. depende kung di talaga traffic. At may mga assignments pa kami from German class na kailangan naming sagutan. Nangyayari, after ng class, kinasagutan na namin ng girlfriend ko noon at fiancé ko ngayon. May time din na nakakapag-aral kami ng sabay. Nakaka-uwi ako ng bahay namin siguro mga 9:30 p.m. Tapos mga 10:30 kailangan ng matulog kasi kinabukasan, alas 4 ng umaga, gigising ka na uli para sa panibagong journey Kalamba to Makati. Araw-araw, Monday to Friday, toxic. Ganun kami ka-determine na magpunta ng Makati para mag-aral ng German language at para makapasa kami sa exam. Ginagawa namin ang lahat, kaya tignan nyo, nandito ako ngayon. So lahat ng mga pinaghirapan namin, ito yung ina-earn namin ngayon. Kailangan mo talagang mag-aral na maayos para sa, yun, alam niya, para sa future. Kung nagdadalawang isip ka na ituloy yung mga ganitong applications, kailangan, ano, goal-oriented ka para sa, alam niya, para sa future mo. Dapat may goal ka sa bawat na decision na gagawin mo. At itong goal na to, ang gawin mong inspirasyon na dun sa mga steps na kailangan mong sundan dun sa pupuntahan mong goal. Kailangan focus. Siyempre sa buhay, hindi naman tuwid ang dadaanan mo. may mga hindrances, may mga challenges kang madadaanan. Kailangan mo malampasan yung, kailangan focus ka. Pag-isipan mo ng mabuti yung decision mo. Kumbaga, hindi siya isang araw na pag-desisyon, pag-iisip. Kailangan maraming beses mong pag-isipan. Maaari mong gawin din yung ginawa ko, pag tinimbang o masyadong pinag-isipan ko ano yung mga possible na mangyayari. At tanungin mo din yung sarili mo kung kaya mo bang sumugal na iwan ang trabaho dyan sa Pilipinas at halimbawang dito sa German class, mag-aaral ka ng 7 to 8 months. Kaya mo bang makipagsapalaran ng ganun sa ganung haba o sa ganung span? Makakapaghintay ka ba? Tanungin mo yung sarili mo. Kung halimbawa nag-iisip ka magsimula ng German class at nangihinayang ka sa trabaho na mawawala sa'yo, isipin mo na lang to yung magiging possible good outcome pag nakapasa ka sa German exam at makakuha ka nitong certificate na to, na requirement na to. Isipin mo yung ganong feeling. Ako yung sa akin, hindi ko ma-explain yung feeling ko noon kasi para akong nasa cloud 9 noon, kasi ito na, yung pangarap ko na to, kung mga abroad na to, kung mga start na to, isa na to sa mga steps na nalampasan ko. At kailangan mo rin mamili sa sitwasyon na to. It's either yung trabaho mo ngayon o yung future mo. Give off mo yung work mo para mag-aral ng German class. Nasa sa'yo yun, tol. Kailangan mong mamili. Tapos, tol, malaki din yung opportunities na naghihintay sa'yo dito sa Germany. Kasi na magtrabaho na dito, napakalaki ng opportunities. At syempre, yung sweldo, ibang-ibang sweldo dito. Meron ba akong na-share sa inyo?
about sa mga pinagdaanan ko, meron ba akong na-share? Paki-comment naman dyan sa baba kung meron man. Hanggang dito na lang to lang pag-uusap natin. Sana may naitulong ako. Lagi kayong mag-iingat dyan sa Pilipinas. At palagi magdasal, good vibes. At ingat palagi. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, at subscribe sa channel ko, Eric Medina. Bye-bye, tschüss!